Magandang araw po sa ating lahat. Good morning po. At ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Joshua Orias. At ngayon po ay tayo po ay magkakaroon po ng short devotion para po sa ating kalakasang spiritual at sa ating pagkain spiritual. Usap po natin ang ating mga Biblia sa Hebrews chapter 6, verse 9 and 10. Hebrews chapter 6, verse 9 and 10. Manalangin muna po tayo, dakilang Diyos, among banal, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na kami ay tinipon niyo para po magkaroon ng pagsasama-sama, magkaroon ng pagpapala na nagmumula sa inyo. Kaya na pong gumawa at kumilos at kaya na po patuloy na mag-bless sa inyo pong mga salita at sa lahat ng aming mga gagawin ngayong araw na ito, kayo patuloy na mawapurihan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ay Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hebrews chapter 6 verse 9 and 10. But beloved, we are persuaded better things of you and things that accompany salvation, and though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love that you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Magpalain po pagkabasa ng salita ng Diyos. Dito po ang sabi ng talata, better things of you and that accompany salvation. Mula nung tayo nakakilala sa Panginoon, mula nung tayo nagkaroon ng tunay na kaligtasan, ay isa pong magandang bagay na dapat po nating maisip at malaman na lahat po ng yan ay binigay ng Panginoon at ito po ay para sa ikabubuti ng ating espiritual. Sabi ng Bible, better things of you. Aren't you glad the moment you have the relationship with Christ that your life become better and better, your life become more abundantly blessed by the Lord since the day that you started your walk in your Christian life? Yes, sometimes our life are tough. Sometimes life is full of challenges and trials and problems and all of this, but God allowed this to happen that we may be strengthened in our faith. And always remember that faith that cannot be tested, it will never be trusted. And the Bible says that better things of you and the things that accompany salvation. From the time you were a believer until now, just look at the things that God has given you, God has develop on you, mga inayos sa atin ng Panginoon, mga ibinigay sa atin ng Panginoon, mga inalis ng Panginoon, mga bagay na ginawa ng Panginoon para tayo ay maging kagamit-gamit sa Kanyang gawain. At dahil dyan, masabi ng salita ng Diyos, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love that which you have showed toward His name. God is not unrighteous or God is not forgetful. Nakakalimutan niya ang inyong mga ginagawa para sa Kanya at para sa ibang tao na pinagmi-ministeran po ninyo. At katulad po yan ang sinabi ng Panginoon sa Isaiah 49 verse 15. Can a woman forget her suckling child that he should not compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. Sa mga taong nagmamahal sa gawain ng Panginoon, ito pong tatandaan yun, ang Diyos ay hindi pong makakalimot sa inyo. Masaya po ng Bible, for God is not unrighteous to forget your works, mga gawa, at hindi lang ba sa mga gawa, yung mga labor of love. Yung labor, sa ibig sabihin po yan, ito po yung mga bagay na ginagawa natin na nakaka-drain. Especially sa mga church staff, sa mga nasa likuran ng mga pastor, you're doing a good job, you are really giving an effort for the Lord, and just think of the things that really gets your strength. At dapat yung strength na yan ay paglilingkod sa Panginoon, and lahat ng yan, mga kapatid, ang sabi ng Bible, God will not forget this. God will always remember this, mga kapatid, especially pag ginawa mo para sa Kanyang pangalan. Kaya nga, dapat sa lahat ng ginagawa natin ay para lamang sa Kanyang pangalan. God is not unrighteous to forget your works and labor of love that you showed toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. That you ministered to the saints. So, hindi lang kayo naglilingkod para sa ibang tao, gayon din naman
sa mga kapwa mananampalataya na ginagawa niyo po ng kabutihan. At kasama po kami dyan, ang aming pamilya, ang aming simbahan ay nakakaranas at nakakatanggap ng pagpapala galing sa inyong pong pagpapagal. Ang sabi ng salita ng Diyos, God will not forget you and your labor of love that you are doing for His name. And as you minister to the saints and you are doing every time, every day for the work of the Lord, God will never forget that. And it will be our encouragement that we must continue on, just keep on keeping on by the grace of God. Because God has intended better things to us, started when we accepted Him as our Lord and personal Savior, our Savior. Kaya mga kapatid, ay patuloy tayong gamitin ng Panginoon sa kanyang ministry. Patuloy tayong magpagamit sa Panginoon at anumang mga difficulties, anumang mga challenges, ay isipin po natin na hindi po nakakalimot ang Panginoon. Ang Diyos ay hindi po nakakalimot. Ang Diyos ay hindi po bulag sa lahat ng ating ginagawa para sa kanyang pangalan. Kaya mga kapatid, just keep on keeping on and just do what you are doing in the name of the Lord. At patuloy tayong pagpamitin at pagpalain ng Panginoon.